So, good morning mga dads. Babalik na naman tayo ng panibagong vlog. Panibagong vlog na naman to, na wala ng intro. And diretso na tayo sa pupuntahan natin. Eh mga dads, pupunta tayo ng Bikutan. Doon naman yung area natin kung saan tayo napapadpad. So pupunta tayo ng Bikutan ngayon mga dads. Doon yung area ko na store na 7-Eleven. Oh, everyday 7-Eleven. I love you 7-Eleven. So araw-araw tayo magbibiyahe. So, sa mga hindi nakakalam, ako po ay isang inventory field sa mga branches ng 7-Eleven. Lahat po pwede kong puntahan. Depende po sa area kung saan nila ako pwedeng ilagay. So, yun ang aking background work. Kung magpupunta kayo ng 7-Eleven, dito around Manila, around basta dito banda sa Manila, around Pasig, around Marikina, Quezon City, Manila, yan. So doon po yung mga area na minsan pinuntaan ko na. Minsan din sa Taguig. Sa Taguig kasi mga kadals ito. Pagpunta ka ng 7-Eleven doon sa Taguig, o kaya dito sa Makati, o kaya kahit sa BGC, sabihin natin sa BGC, kasi doon ako magtagal. So kahit tanongin nyo yung mga taga 7-Eleven doon, yung mga matatagal na mga kadatsa, pagka sinabi yung pangalan ko, siguro hindi na nila ako kilala sa pangalan na Dads Motovlog. So pagka tawag na ito, pagka tinawag nyo yung pangalan ko dun sa mismong BGC, kilalang kilala ako dun mga kadads. Wala nang umpay yun mga kadads. Dun kasi ako nagtagal sa BGC. Halos sa loob ng BGC kilala na ako dun mga kadads. Lahat ng 7-Eleven. Maliban lang sa mga bagong bukas na 7-Eleven na. Malalaman nyo naman kung mga bagong bukas na 7-Eleven. Kasi maganda pa yung mga decoration, diba? So, yun mga dads. Tawagin nyo lang ako. AKA Ramon. Pag tinanong yung 7-Eleven sa BGC, kilala nyo po ba si Ramon? Yung auditor po, sabihin nyo, mga dads, sabihin nyo po na, kilala nyo po ba si Ramon na auditor? Yun. Pero sa BGC yun ha, kasi mga bandang area dito, medyo hindi pa ako kilala masyado. Pero matunog yung pangalan ko. Tunog yung pangalan ko mga dads. Kaya yun yung mga background ko sa aking trabaho. So, marami na rin pinagdaanan. Sa loob pa naman ng 7 taon, magwawalo na. Sa loob ng 7 taon na nagtatrabaho sa 7-Eleven. Diba? So, medyo matagal na may experience na ako. So, kailangan ko din ng ibang experience. Kailangan ko din ng ibang experience. Ewan ko, anong naisip kong content. Pero naisip ko kasi yung content mga kadads. Ang content ko lang naman yung mga napapanood na ito, kung nagawi kayo sa isang lugar na gusto nyong kumain na 24/7 na hindi naubusan ng stock, mag 7-Eleven po kayo. 24/7 po yan mga kadads.
24/7. Hindi po kayo maliligaw. So, ito lang pupuntahan yung page kung sa 7-11 ang ranta ninyo, mga dads. Pag dito Metro Manila, papakita ko sa inyo lahat ng 7-11 na pinupuntahan ko at kung saan nyo pwedeng puntahan. Ah. Saka hindi ko pa natatopic yung mga promo ng 7-11 dito. Siguro, itatopic natin next time kasi wala pa akong time para magtanong sa mga manager kung anong mga promo na pwedeng ibigay ni 7-11 sa atin as a buwibili sa kanya. So siguro next time na vlog ko papakita ko yung mga updated na promo this November o kaya this coming December. So malalaman nyo mga dads yun yung magiging topic natin next time. And I'm sure na magugustuhan nyo yung mga sale. Mga 5-day sale, 3-day sale, di ba? Mga ganun mga dads ang ipopromo ni 7-11. So marami mga dads, may mga 50% pa. So sulit. Kaya ako na nagsasabi mga dads, sulit ang discount ni 7-11 lalo na pag may percentage. Hindi kayo magdadalawang isip na bumili talaga. Kaya bibili, kahit bibili at bibili kayo sa 7-11 mga dads. So nasa na tayo, C5. Lalo yun ang store natin mga dads. Medyo maninibago na naman ako na ito. Traffic na naman dito, Friday na naman. Wala lang araw. Hindi holiday. Lahat holiday, lahat pasukin natin. Lahat traffic, wala na yung magagawa. Araw-araw yung mga dash traffic. Wala kayo uwi ng 10 oras ng gabi. Mga 6 to 7 yan. Pinaka-worst talaga ng oras yan sa gabi. 6 to 7 p.m. pinaka-worst na traffic dito sa Pasig, C5, Marikina, lalo-lalo na sa EDSA. Sa EDSA kasi normal na yun eh. Alam ko hindi lang 6 to 7, mga rush hour. Alam mo, hindi lang yung mga bagay-bagay na yun eh. Alam mo, lagi sa EDSA kasi traffic lagi doon eh. Eh, hindi na, ano yun, hindi na bago. Dito kasi sa dinadaanan ko mga dads, dito sa along C5. Dito kasi minsan traffic, kahit hindi naman ano, hindi naman araw ng traffic, nara-traffic dito mga dads. Minsan, pag Martes, yan, Martes mga dads, no, nadaan ako dito ng Martes. Walang traffic, umaga, tanghali. Tuloy ang biyahe. Walang mga dikit-dikit na sasakyan. Wala kang makikita ang kumbul-kumbul na sasakyan na inaarangan nyo. Wala kang makikita mga dads. Minsan, one time din, araw din ng Martes, yun na. Sobrang traffic, hindi ko alam kung anong dahilan, kung anong meron. So dito sa C5, hindi natin alam kung kailan ang traffic. Pero ang mga naranasan ko dito is Monday, Thursday, tapos Friday, yan, tapos Sabado. Ngayong araw na to, yan yung apat na araw na pinaka-worst na traffic dito. Kahit tanghali. Pero depende pa rin sa oras, depende pa rin sa sitwasyon. May mga sitwasyon kasi na bigla-bigla ang traffic. Eh, sa akin lang naman yun, naranasan ko kasi yun. Hindi ko alam sa iba. Kasi sa akin kasi naranasan ko yung mga dads. Ikaw ba naman, araw-araw mabiyahe, walang tigil, di ba? Kaya sa akin lang naman yun nakaranas. Ewan ko lang sa iba mga dads kung naranasan din yun. Eh, normally, hindi na bago sa atin siguro yung traffic dito. Kasi hindi na mabago-bago yung sistema. Kahit
Eh, sinong ilagay natin na ano, pinakamataas sa atin, wala, hindi maayos itong daanan ng ano, daanan ng mga sasakyan. Kaya wala tayong magagawa kundi tiyaga lang, tiyaga. Kasi pag walang tiyaga, walang nilaga, di ba? Hindi ka magtsatsaga eh, wala kang ilalaga, di ba? Magtsaga ka para merong ilalaga. Mga ano, mga mahilig, yan, mga mahilig magsingit-singit, patulad ko, normal na yan sa akin yung mga dad, singit-singit, normal na sa akin yun. Wag lang sila ano, wag lang sila magko-compress na dalawa pagka sumingit ka. Kasi pag nag-compress yung dalawang sasakyan, tapos nasa gitna ka, tigok ka. Tigok. Uy! Around, ano na tayo? Around BGC na tayo. Pakalamig ng ano, pakalamig ng simoy ng hangin dito mga kadad. Uy, market, market! Mag-uuna niyan mga ngayon, ayan. Mag-uuna yan mga ngayon, mag-uuna. Tignan niyo mga kadads. Parang ano yan, race, race. Ah, may nauna na. Oh, may umabol. Go, 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 go! Go, go, go! Mag-uuna niyo mga ano eh, no? Pag mga ganito kasi, pag mga extances na ganito. Eh, pag-unahan ka talaga eh. Nauna na yun ano, di ba? Ikaw ba lang itong haba-haba ng bibihin mo, oh? Kaya kasi mga kadads eh, hindi ko pwedeng persa itong motor ko dahil itong motor na to eh, naka-schedule to na galawin. Eh hindi ko muna to pinapatakbo ng mabilis. Baka kasi mabinat. Takbo lang tayo ng 70. Yung 70, yung 70, tignan nyo yung takbo. Mabagal lang yung takbo ng 70. O nag-100 rin ako kasi mabagal lang 70 sa akin. Diba? 70 lang takbo ko mga dad. So, pag mga ganito kasi, pag ikaw lang mag-isa, walang kasunod, wala na sa likod. Tapos meron ka na sa harapan mo. Kahit naka-one-hand ka lang, wala naman problema doon. Kapag may overtake, oh, yan, overtake ka pa. O, diba? Ganun lang kasimple yung mga dads. Happy, takbong chubby, takbong pogi, takbong 20. Ganun lang tayo mga dads. Tayo nang ipagabulan. Tumakbo sila na tumakbo dyan hanggang sa... Uy! Shout out si Sir! Ang bilis mo Sir! Tumatakbo ka na ng 90! Mga takbo na yun mga adults. Mga 90 na yun tumatakbo ng ganun. Ayun takbo ko lang, 70 lang oh. Noon lang ako tumatakbo mga adults. Hindi na ako tumatakbo ng mayigit 100. Mahal na mahal ko ang buhay ko eh.
Minsan kasi sinasabi nyo kasi na mabilis ako patakbo. Takbong pogi lang ako eh. Takbong chill lang ako. Takbong mayor lang ako. Ganun lang ako ka-chill. Pag nakasama nyo ako sa ride sa Marilaki, kasama ko yung founder ko, takbong mayor lang kami. Hindi kami yung mga kamote doon. Diba? Issue na naman kasi ang Marilaki. Ayan ang sinasabi ko sa inyo mga kadads. Issue na naman ang Marilaki sa inyo. Eh kung hindi na mga oblak yung mga pupunta doon at nagpagkakarerahan. Diba? Lagi kong pinapanalangin mga kadads. Lagi kong pinapanalangin mga kadads. Alam mo yung mga pinapanalangin ko? Ha? Ayun mga pinapanalangin ko mga dad. Mga nagkakarera doon na ginawang race track. Alam niyo na siguro yung pinapanalangin ko kung ano man yun, di ba? Good luck na lang sa mga kamuti doon. Alam niyo yung Marilaki pampa ano lang ano yan, relaxing mood, parang ganon, relaxing area. So sa mga hindi pa nagmamarila ka dyan, try nyo yung mga first timer pumunta doon. So ako kasi first time ko pumunta doon sa Marilaki. Wala pang mga racing dati mga kadad. So pumunta ako ng Marilaki, wala pang uso racing. Yung picture, wala pa yan, mga pitik-pitik. Hindi pa uso yung mga kadad dati. Pasyalan lang yan Marilaki kasi ang ganda ng view dyan, ang ganda ng daan. Diba? Yung hangin, sobrang lamig. Yung mga tunog ng ibon, masarap pakinggan, di ba? Ganun yung dati, Marilaki. Eh, nung nagsitagalan na, nagsilabasan na ng mga kamote. Di mo alam kung anong kinain, di ba? So, sa mga kamote dyan sa Marilaki, sana, huwag yung gawing race track. Yan ang gawa niyang ahilak eh, kung di naman kayo si Raulo eh. Sila naman ang panalangin ko sa inyo eh. Mawala ko sa race track na yan. Mawala ko sa race track dyan eh. Yun lang naman ang panalangin ko sa inyo. Kung mamatay kayo, problema nyo na yun. Issue na naman ang Marilaki mga kadits eh. Kaya yung iba ayaw na magmarilaki dahil sa mga kamote na tulad ninyo. Baka sabihin nyo, bashar ako ng mga kamote. Kahit sino, mapamura ka talaga sa mga kamote na katulad nila eh. Di mo alam kung saan sila nag-aaral. Bagay, yung mga kamote, hindi nag-aaral talaga yan. Mga picture yan mga yan eh. Kaya nga tinawag na kamote, mga picture yan mga yan. Duhit na yan, picture ang mutik yan. Alam nyo mga kamote na riders, mga picture yan, hindi yan nag-training. Tsaka hindi yan nag-process ng papel. Mga nagpa-process ng papel, alam nila yung mga bawal at hindi bawal. Mga kamote, mga picture yan. Picture ng mga lisensya nila. Kaming matitino na nagbibiyahe doon, nadadamay sa inyo, mga siraulo kayo. Mga paslupa kayo, mga inalalang kayo sa mundo. Pag nadisgrasya, putay na yun, pasanjikas daw. Mga hayop na yan. Visit! Pero hindi naman ako, ano, hindi naman ako, tao nito, hindi naman ako ganung tao na, alam yun na. Siyempre, meron pa rin pagkakataon na nadadamay kasi yung mga ano, taong ano, matitino. Alam mo yun? So, dito na tayo pala sa FTA mga kadads. FTA na tayo. O, pumunta na tayo sa Arca. May store din tayo sa Arca Taguig. Arca South. May 7-Eleven din dyan. Wow. Punta lang ngayon ng Arca South, dun sa mismong loob. Tapos mahanap niyo yung 7-Eleven, bandang baba ng building.
sa may malapit sa police station o kaya boom, ito, daanan dito. Dito ka dadaan, papuntang Arca. May 7-Eleven yan mga dad, punta kayo doon. Tahimik ang ano doon, tahimik ang 7-Eleven doon. Walang ano, walang mga maingay. Shoutout sa naka ano, 400. Masyadong maingay, parang lata. Pag dito ka dumaan, anong patawag dito? Service road doon. Sa mga nakakaalam ha, ano ba tawag dito sa daan nito? Service road ba to? Yung daanan dito? Hindi ko kasi alam kung anong tawag dito sa daanan dito eh. Hindi ko alam kung tama ba akong service road ba to. Papuntang ano, papuntang Alabang. Dito sa ano, FTI, papuntang Alabang. Ano ba tawag yung service road? So sa mga nakakaalam, pakitama nyo naman ako kung tama yung sinasabi kong service road to. Kasi hindi ko kasi alam tong ano eh. Hindi ko alam tong daanan na to. Pero alam ko yung daanan, pero yung pangalan lang talaga ang hindi ko alam kung anong tawag. So shoutout mga kasabay ko, mga riders, mga angkas yan. Shoutout sa inyo mga sir. Ingatan nyo po mga biyahe ninyo. Pagpalain po kayo ng magiting natin na Panginoon at sa Ama natin. Sana pagpalain po kayo. Dito rin may 7-Eleven dito sa may United Paranaque, yan, BPI, yan o. 7-Eleven yan o. Hindi ko alam kung anong story yun mga kadads. Kalimutan ko na. Pero ang ano niya, United Paranaque. United Paranaque. So medyo malapit naman ang tayo. Dito na lang, oh, malapit na tayo kasi bandang ano yun eh, bandang kaliwa. Papasok lang tayo sa looban. Tapos dun na. Ayan siya nga pala, shoutout nga pala sa aking grupo. Ang Team Pangat Motovlogger. Suot ko na naman yung damit. Yung jersey natin. So, shout out sa inyo and rise up sa inyo mga kadads. And sa mga bago sa GC namin, sa mga bago sa Twitch namin, welcome po kayo sa amin. And hindi po kayo magdadalawang isip na hindi kayo tinutulungan. So, kami po ay tumutulong sa mga kapwa naming aspiring motovlogger. And sa lahat-lahat mga kadads, sa mga nagsisimob. Sa mga nagsisimula pa lang mag-motovlog, eh, welcome. So, dito na tayo mga dads. Mag-ano na lang ako dito, dadaan na lang ako sa gilid. Medyo alanganin kasi yung paano eh, paliko eh. So, alanganin yung paliko dito mga dads. Alanganin. Ayan, 7-Eleven. Pwede mo park. Hanap tayo tuloy ng parkingan. So, liliko lang ako mga dads. U-turn. Kasi nga, mahirap ipark yung motor dun. Mahirap park mo.
ako. Ikat na naman ako dito. Hirap pag mga ganito mga dads. Oops. So dito na tayo. Dito tayo pepesto. Yeah. Bigat. Ano? Central Bikutan store ID 2211. So dito lang mga dads. Dito lang tayo ngayon. Hanggang hapon, kamamaya. Meron tayong kasama mamaya, kaya kailangan natin magkano. Mag-space. Pasok lang ako. Mamilo po. Audit po. Ma'am, audit po. Shoutout nga pala sa mga clerk. Ma'am, pwede ba akong magpaano? Oo. Ma'am, meron kang bullpen? Dito ba rin ba yung kapatid ni Sir Dexter? Dito pa rin yung kapatid ni Sir Dexter? Sino ba manager? Babae na? Lalaki? Manager? Ah, babae na? Sulit ko pangalan ko. May kasama pa ako, ma'am? Ma'am, audit po. Opo. Wala na yung kapatid ni Sir Dexter? Ha? Wala na yung kapatid ni Sir Dexter? Yung mataba ng lalaki? Na manager dati? Ah, wala na. Wala na? Nag-resign na. Nag-resign na? Bakit nag-resign? Saan area kayo, sir? Pasig. Ah, okay. Halo-halo, ma'am. May Makati. Oo. Pasig, Rizal. Ngayon lang po kayo mag-audit dito, no? Oo. Simula since ano? Tatlong taon. Ano ba yan? Yung audit ko pala ngayon? So, bandito na lang mga dads. And, babuy, see you the next vlog.